tutod pa na mga tao. Kaya isa ring sa pag-analisa po ng mga nagtuturo, meron kami tinatawag na hermeneutics, na kung saan po ay ito yung the proper interpretation or the art of proper interpretation ng scriptures. Meron pong talagang malalimang pag-aaral dyan. At para po ang mga nagbabasa, pero higit sa lahat, yung nagtuturo, sa iglesia naman, talagang meron pong nilalagay na tagapagturo. Kaya hindi naman nangangailangan, bagamat pwede rin naman, na ang isang pagkaraniwan na Kristiyano na nagbabasa ng Biblia ay matutunan din niya o mailatag sa kanya yung mga prinsipyo, paano ba inuunawa, paano iniintindi ang mga talata. Kaya dito po ay ipapakita ko sa inyo na ang kahalagahan ng pagbasa ng konteksto upang makarating sa tamang pagkaunawa doon sa sinasabi noong talata. Ngayon po, itong ating binasa, Juan 15:1 patuloy, tinapos po natin hanggang verse 17. Ito po yung context kasi niya, na si Jesus ang tunay na puno ng ubas. Eh yung susunod po kasi ay ang sasakupin naman, yung beginning 18 hanggang 27, ang sasakupin na po kasi nito ay yung puot ng sanglibutan. Kaya dito po ay sinasabi sa mga alagad na ang mga bagay na dapat gawin yamang sila'y mga alagad na. At tangunahin po sa sinabi dito ng ating Panginoong Kristo ay ang manatili sa Kanya. Manatili sa Kanya. So, ano po ba ang diwa na nakapaloob doon sa sinasabi ng Panginoon na manatili sa Kanya? Of course, ito ay nagsasabi sa atin na magpailalim sa mga nais ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang mga turo, yun ang ating magiging guidelines. Ano? Yung mga tinatawag na aral ng Panginoong Kristo. Yun ang ibig sabihin ng pananatili sa Kanya. Manatili sa Kanya. Yung paniwalaan, ang kanyang mga sinabi, ang kanyang mga pangako, yan po ang nakapaloob din doon sa pananatili sa Kanya. Na yung pananatili sa Panginoon ay hindi binanggit dito na may meron pang kondisyon, kundi ang sabi manatili kahit ano pang mga ano pa na pangkaraniwan mong naranasan, nasa hirap ka man, nasa kadalamhatian ka man, o nasa magandang kalagayan ka, manatili ka bilang ikaw ay kinikilala mo ang iyong sarili na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ang pagsampalataya sa ating Panginoong Jesucristo ay ang tauhin nito ay maging tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi ay yung pagsampalataya o pananalo sa Kanya, pagkilala sa Kanya bilang Panginoon, talagang ang idudulot ito yung pagpasakop sa mga nais niya, yung pagsunod sa mga gusto niya. Ngayon, merong sinasabi dito na yung mga ilan na sa inutos ng Panginoon manatili, ibig sabihin pala pag may mananampalataya sa Panginoon po pwede palang mangyari na humiwalay ka, kasi nga iniuutos manatili. Kaya inuutos kasi may posibilidad na humiwalay yung mananampalataya. Dito po sa ating binasa, hindi po nagbibigay ng ganong puwang sa mga inuutusan. Pansinin natin na itong kinausap na mga alagad, pangunahin po rito ay ang ito pong 11 na mga apostol ng Panginoon. Nung sinabi ito ng Panginoong Jesucristo, ito yung punto na wala na si Judas. Si Judas, di ba, hindi naman nanatili sa Panginoon. Kaya, ang sinabihan dito ng Panginoon, yung mananatili sa Kanya,
kung malalaman lang ninyo yung kwento, yung mga pangyayari sa labing isang alagad na iyon, ay sila po ay hanggang kamatayan, hindi po sila humiwalay, napahiwalay sa Panginoon. Hindi po. Ngayon, ang sabi ng hindi porke inutos na manatili ka sa akin, eh mag-iisip ka na ng posibilidad na pwede palang humiwalay kasi nga, kaya nga inutos eh. Po. Kasi, sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo dito sa Juan, sa ilang mga talataan din, na sabi niya, siya'y naparito upang sundin ang kalooban ng Ama. So, ang Panginoong Jesucristo ay sumusunod din sa utos ng Ama. Ang Ama may utos din sa Kanya. Kaya nga po sa baba para tubusin tayo, utos sa Kanya. Ang tawag po namin doon ay covenant of redemption. Ngayon, palagay niyo ba? Merong bang posibilidad na hindi sundin ng Panginoong Jesucristo ang Ama? Wala. In fact, talagang tinupad niya hanggang sa kamatayan. Sabi nga sa Pilipos, yung kanyang pagpakumbaba yung ay ipinakita sa kanyang pagsunod sa Ama, na utos ng Ama na yung kanyang buhay ay magiging sakripisyo para sa mga makasalanang itinalaga sa kaligtasan. Ngayon, dito ay inuutos sa kanila na manatili. Ngayon, sila po'y mananatili. Kahit naman hindi inutos sa kanila, ito mananatili sila. Pero kung inutos nila ito sa kanila, inutos ng Panginoon sa Kristo ito sa kanila, hindi naman din nangangulugan na hindi sila mananatili. Kasi kaya pumapasok sa isipan natin yun, kasi diba, kapag mga anak natin, o kung sino man na nasa ilalim ng ating pamamahala, pag inuutosan natin, diba, kumisan, tinitiyak natin na sila'y susunod, di po ba? Kasi alam natin na mas malaki ang posibilidad na sila'y sumuway doon sa ating iniutos. Eh pero sa pagkakataon ko, hindi po. Hindi, yung porke nag-utos ang Panginoon, tiyak yun na gagawin ng kanyang mga tagasunod na susundin ang kanyang utos. Eh ang utos din dito, hindi lang naman yung pananatili, kundi magmahalang kayo sa isa. Ano po ang makikita natin basihan dito sa konteksto na sila nga ay mananatili? Eh doon po sa sinabi, doon sa verse 16. Ang sabi sa verse 16, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko, at itinalaga ko kayo upang kayo humayo at magbunga. Diba yung talagang pangunahing utos dito, magbunga? Diba? Manatili and then magbunga. Ngayon, yung tagasunod, tiyak na magbubunga. Inutos na magbunga, tiyak na magbubunga. Bakit po tiyak na magbubunga? At walang pasubali. At walang posibilidad na sila hindi magbunga. Kasi po, ang sabi po dito sa verse 16, itinalaga ko kayo upang kayo humayo at magbunga. Yung paghayo, pag sinabing paghayo, yung pagiging tagasunod. Diba? Utos kasi ng Panginoon yun. Na ikaw ay kumailalim o gawin mo yung ministeryo na yung Panginoon sa'yo. Kaya paghayo po yun. At magbubunga. Ano po yung ginamit dito na magtitiyak sa atin na sila ay magbubunga? Yun pong sinabing itinalaga ko kayo. Yan. So titingnan ko po rito yung ginamit na eksakto. Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring fruit. Yun po ang nagbibigay ng katiyakan. Yung salitang ordained. I ordain you. Sa Tagalog, itinalaga ko kayo. Meron pong katiyakan kasi yun pong salitang ordain, mga kapatid, ito po ay katumbas ng sabihin natin ay katiyakan, commit. Sabi rito ay yun yung purpose. Kumbaga ay nasa kapangyarihan noong nag-utos
para masunod yung kanyang ipinag-uutos sa kanyang mga inuutusan. Yan po ang kahulugan noong salitang ginamit na ordained. Sa iba ay pwedeng gamitin yung apoy or marami po na nagbibigay ng katiyakan. Ngayon, sa atin, kung tayo'y mga mananampalataya na, ang kasunod niyan, magiging tagasunod ng Panginoon o tinatawag tayo ng kalagad ng Panginoon. Gagawin natin ang kanyang kalooban. Tayo mananatili sa kanya. Tayo ay magbubuhay. Pero merong significant dito na kinakailangan na sinasabi na dapat natin taglayin. Yun po yung sinasabi sa verse 7, yung ang mga salita ko'y manatiling sa inyo. Pero bago yan, gusto ko lang pong rin bigyan ng diin yung sinabi ng ating Panginoon, kasi hindi ko po ito talagang nagubos, pinahapiawan ko lang kayo, yung sa verse 6. Ang sabi kasi dito sa verse 6, kung ang sinuman ay hindi manatili sa akin, siya'y itatapong katulad ng sanga at matutuyo. At sila ay dikupunin at iahagis apoy at masusunod. Gaya po ng sinabi ko sa inyo nung una, at ito kay bilang pagpaalala din, na ito po ay hindi literal na apoy, hindi literal na pagsunog. Gaya naman din na ang mga alagad ay hindi naman literal na sanga. Gaya din naman na ang ama ay hindi naman literal na puno. Tama po ba? O ang Panginoon sa Kristo ay hindi literal na puno. Ito po ay figurative. And therefore, kahit yung apoy dito at yung pagsunog, figurative din po. Hindi po ito literal na yung sabi mapunta ka sa impyerno. Nakakalungkot nga lang po na ito ay ginagamit ng mga ilan para sabihin na, pag hindi ka manatili sa Panginoong Kristo, may posibilidad na hindi ka manatili sa Panginoon. Dahil sabi niya, pag hindi ka manatili, ikaw iahagis at itatapon sa apoy. Hindi, kahit ikaw ay mananampalataya na, kahit ikaw ay tagasunod na ng Panginoong Kristo, pwede ka pang maimpyerno. Yan po ang paniniwala ng hindi naniniwala doon sa assurance of salvation. Hindi naniniwala sa mga pangako ng Panginoon. Una, ay nabanggit ko nga sa inyo na walang pasubali, sila ay mananatili. And therefore, hindi mangyayari sa kanila na sila ay matatapon at ihab sa apoy. Ngayon po, meron po talagang pangyayari na mananampalataya na, okay, pero nalamig. Para bang napahiwalay. Ang totoo nga po niyan, meron po akong Bible study every Monday. Isa po itong Amerikano. Monday pala, Tuesday, no? Tuesday morning. Kasi Monday nga pala nasa, nandun ako sa napsa. Umuwi ako ng maagang-maaga ng Martes. And then mga alas 10 ng umaga, ay bumuksan ko na yung Zoom. At meron akong kinakandak na Bible study sa isang lalaki, Amerikano, sa Los Angeles, sa California. So, dito ay yung siya, ang kanyang kalagayan, sabi niya, siya ay nanay niya, Katoliko, tapos yung kanyang stepfather niya ay Baptist, and then parang na-expose din siya sa mga sa Protestant, ganyan. Pero kaya gusto rin niya na magpa-Bible study kasi naramdaman niya na bagamat siya'y lumaki religiously, pero pakiramdam niya malayo na siya sa Diyos. Siya ay siguro hindi na siya active sa church, diba? At wala na siyang maramdaman na kasama niya ang Panginoong Diyos. Ay ngayon, nasabi ko nga sa kanya, yung katotohanan na ikaw ay nagnais na magkaroon ng Bible study para muli ay ma-renew. Sabi ko sa kanya, ayun ay pagkilos ng Espiritu Santo. At bagamat hindi ko sinabi sa kanya, naniniwala ko na yung tao yun ay pagpapatuloy. Muli siyang babangon. At hindi siya malalayo ng tuluyan sa
Panginoon. Subalit, yung mga ganong tao, kagaya niya, na dati siguro, mga kabataan niya, siya ay mainit sa Panginoon, din napakuan. Yung ganyang mga mananampalataya na nag-backslide, tawag mo ba? Yan po ang nakakaranas ng apoy. So, hindi po, sabi nga sa inyo, hindi yan dito lang. Anong apoy? Ibig sabihin, merong mga pangyayari sa buhay nila na parang apoy sa kanilang pakiramdam. Mga makakaranas ng mga pagdurusa sa mundo ito, ng mga kapighatian. Kagaya po sa halimbawa ko sa inyo, si Abraham, okay, meron siyang kamangkin. Sila ay mananampalataya sa Diyos. Ngayon, ang pamangkin niya tinutukoy ko, isang lalaki, ang pangalan ay Lot. Si Lot ay humiwalay kay Abraham. And therefore, di ba si Abraham aktibo siya sa pagsamba sa Panginoong Diyos? Aktibo siya sa paghahandog sa Panginoong Diyos? So marahil, dahil sa paghiwalay ni Lot, dahil nga mas inisip niya na yung kanyang business, kasi may mga alaga sila, di ba? Nakita niya doon sa bandang Sodoma at Gomorrah, sa lugar na yun, nandun ang mataba, maraming kakainin yung kanyang mga hayop. Mataba yung lupa. Kaya, doon siya tumira. Saan? Doon sa lugar na kung saan ang mga nandoon ay hindi tumikilala sa tunay na Diyos. Mga masasamang tao, mga makamundong mga tao. Kaya, dahil doon siya nakatira, para siyang nasa impyerno. Diba? Nakikita niya yung kasamaan sa paligid niya. Wala siyang nagagawa. Nakikita niya yung pang-api na ginagawa sa kanyang kapwa-tao. Marahil siya rin. Nakakaranas din ng mga pang-api, panlalamang. No? Bakit? Siya napahiwalay sa Panginoon. Dahil yung paghiwalay niya ka Abraham ay paghiwalay niya doon sa aktibong pagsamba sa Panginoon. Subalit, noong napuno na ang Panginoon sa kasamaan ng Sodoma at Gomorrah, nung lipulin yun, di ba, iniligtas si Lord. Kaya, ganun din po ang sinasabi natin na paniniwala natin dito sa sinasabi na yung humiwalay, sabihin natin, hindi na napili sa Panginoon sa kanyang salita, pero po, kung mangyari man yun, yun po ay pansamantala lamang sa mga mananampalataya. Hindi ko po tinutukoy ang ano, ina-etsapwera ko po yung mga peke na mananampalataya. Meron po kasi sa church, di ba sabi sa inyo, sa church may mga peke. At saka, minsan, nadaya din na sarili. Akala niya, mananampalataya siya. Pero later, ang matutuklasan niya, hindi naman pala. Nakisama lang pala siya. Diba? Nakisama lang, hindi naman pala siya tunay na sumasampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. At yung ganong mga tao, yun ang kapag humiwalay, aba, wala na pong balikan yun. Kahit ano pang gawin mo sa kanila, kahit ano pang pagsumamo na gawin mo sa kanila, hindi na po sila babalik. At kung bumalik man, aba, baka pagbigyan ka lang isa, dalawa, tatlong beses, aalis rin yun. Hindi yun talaga makakatiis na siya'y aktibo sa partisipasyon sa tunay na pananambahan at paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya huwag po kayong, bagamat, of course, nakakalungkot na, alam mo, meron kang dating kasama sa pananampalataya, and then talagang bandang huli ay umayaw na, kumbaga nangayaw na, tanggapin mo po ang katotohanan na talagang may ganyan. Subalit, yung kasama mo, kung ilan man tayo na magtatagal, di ba, sa paglilingkuran sa Panginoon, hanggang sa tumanda kayo, o ba'y mamatay na, aba, yun yung tiyak na kausap dito ng ating Panginoon sa Kristo sa John 15, yung mga tagasunod niya. Kung paano, nung sinabi niya ito, inihiwalay niya si Judas. Paano inihiwalay? Siya nagpaalis kay Judas dito lang. Bago niya ito rito. Kung bago niya ito. Kaya po, maging sa church, ha? Meron po dyan na yung mga pananalita ng Panginoon ay hindi para sa kanila. At ito naman, sinasabi ko sa inyo na ito ay para sa atin.
itong sinasabi ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, na alam natin ang tamang katuruan. Sapagkat yung tamang katuruan, yun po ang salita ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya meron tayo sa Sunday school, meron pag-aaral sa salita ng Diyos. Yun ang kanyang salita. At pag nalaman mo yung kanyang katuruan, yung kanyang aral, manatili ka sa aral na yon. At kapag nakarinig ka ng aral na kontra doon, huwag mong tatanggapin. Pag niyakap mo yung dalisay na aral, itong ating, yung ating in-espouse, yung ating tinatayuan na aral, na kilala ngayon bilang Reformed Theology, no? Yung Reformed Doctrine, yan po ang sinasampalataya natin. Meron tayong 1689 London Baptist Confession of Faith. Yan po ang ating tinatayong aral ng pag-aral ng Diyos. Yan po ang panghahawakan natin. Huwag tayong lilis doon sa kabaliktaran noon. Kagaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, isang aral na tinatayuan natin, halimbawa, assurance of salvation. Aba, eh, huwag mong iiwan yan. May mga tao, maaaring pastor, may ma-encounter ka, sisirain ang paniniwala na yan. At sasabihin sa'yo, ah, hindi yan, may nakasulat sa Biblia, mga mananampalataya na eh, napahamak eh, umuwalay na talaga sa Panginoon, nahulog sa biyaya ang wika, tumalikod sa pananampalataya, kaya hindi totoo yung ano, yung assurance of salvation, di ba sa, doon sa pinanggalingan ninyo, di ba sa Fundamental Baptist pa, tinuturo ang osas, once it always say, sa Fundamental Baptist, apa, tinuturo ba yan? Oh, pero hindi lahat tumatanggap dyan. At kung kumakapakinig ka nga, eh, kay, kahit nga kay Brad Eli, talagang sinusumpaan niya yung doktrinang yun. Sabi ni Brad Eli, yan daw ang napakasalaulang aral. Yung one save, always save. Diba? Ayaw nila ng assurance of salvation. Oh, kaya siya, ewan ko lang, no, yung siya, namatay na siya eh. Kamamatay lang ni Brad Eli. Namatay siya, nawala siyang assurance of salvation. Anong pag-asa meron siya sa kanyang buhay? Wala! Di mo ba? Wala siyang pag-asa. Hanggang sa mamatay siya, wala siyang pag-asa. Kasi hindi siya naniniwala sa Panginoon Jesucristo. Na ang Panginoon Jesucristo, pinili niya ang mga alagad. Hindi nga siya naniniwala sa doktrina ng pagpili. Hindi nga ikaw ang pumili sa Panginoon. Hindi mo man talaga pipiliin ang Panginoon dahil sa rebelde mong puso. Pero nagpapasalamat tayo sa Panginoon ko sapagkat binago niya ang ating mga puso. At sa gayon, ay nagagawa natin na sumampalataya at manatili sa ating pananampalataya sa Panginoon Diyos. Kaya ang lahat ng ito ay sa Panginoon Diyos. Ang kaligtasan natin ay sa Panginoon Diyos. Ang pananatili natin ay sa Panginoong Diyos. At ang pagbubunga natin ay sa Panginoong Diyos din. Diba? Bakit? O isang patunay na yung pagbubunga sa Panginoong Diyos. Bakit magbubunga ang sanga? Kasi nanggagaling sa puno ang sap, yung pinaka-sustansya, diba? Para magbunga. Walang magagawa ang sanga kundi mamunga siya. Kasi may nanggagaling sa puno na sustansya, diba? Kaya iyan mga kapatid, yung bunga, yan ay kumbaga ay natural na mangyayari doon sa sanga na nakabit sa Panginoon. At tayo, mga tunay na mananampalataya, ay mga sanga at mananatili tayo nakabit sa Panginoon at tayo ay magbubunga. Kung hindi man ngayon, bukas makaliyo. Kaya yan po ang ating pag-aaral at bago po magbigay ng mga Thanksgiving, pwede rin naman po na mag-share ng kanyang realization or kung may tanong, pwede rin po. Pero ano na po 'yon? Tuloy-tuloy na po ha yung Thanksgiving at saka prayer request. Till I get up, time is barely on our side.